Hello, good morning guys. Welcome back sa channel natin. So, ngayong araw, ready na yung wheels natin and pipikapin na lang natin yung tires natin sa Tire Boss. So, i-load ko lang to and then kita-kits tayo dun. So, yan guys, nailagay ko na sa likod yung wheels natin. Lagyan ko lang ng mga singit-singit para ano, para kapag kahit nagkuntugan sila hindi magagasgas. So yan. Sige, tara na. So yan guys, andito na tayo sa Boss Tire. Yan na yung yan na yung tires natin dyan. Nakaabang lang. And install na natin maya maya. Antayin lang natin sila. May ginagawa pa sila for now. So yeah, standby lang. Yan yung ginawa nila bago tayo. So ganda. Ganda guys. Yan, nandito na tayo sa bahay. Andyan na yung wheels and tires natin. And i-install siguro natin bukas yung mga yan. For now, lilinisan ko siguro muna para ready na bukas, no? And yeah, i-discarga lang natin. So yan, naipasok ko na sila, no? And mabigat siya. Kapagod. Yan sila. Yan, lagay ko muna dito sa kulungan ni Pogi. So yan nga, no, nandito na tayo sa bahay and bukas i-install na lang natin yung wheels natin and ano pa ba, and syempre re-reveal na rin natin yung kotse natin, si Toothless. Papakilala ko na sa inyo, no, hindi yan si Toothless. Kung hindi, ito nandyan, nakapatong, kita ba? Yan, ito yan si Toothless. Re-reveal na lang natin siya bukas kasabay ng pag install natin ng wheels and tires natin. The next day. Yan si Toothless guys, i-reveal na natin siya ngayon para makita nyo na din siya. And bago ang lahat, i-start muna natin siya. Tingnan natin kung aandar pa ba siya. Kasi yun nga, sabi ko nga 4 months na siyang na-stock. So lagay muna natin yung cam natin dito and so yan nga guys, no, papaandarin na natin to, titignan natin kung aandar pa ba kasi 6 months na din siyang naka 6 months na din siyang naka-stock eh. So try natin. So yan guys, papasukin na natin si Toothless. Yan, mabango kasi andito pa yung, ewan ko kung naalala nyo kasi nilagyan siya natin ng pabango like last time na naglinis tayo mga a month or two ago. Tingnan natin kung aandar pa ba, pero sana naman umandar. Warm up lang natin siya saglit tapos pakita na natin yung itsura niya. And si Batman, tagabantay ko. Hola! Tara, buksan na natin si Toothless guys. So yan na si Toothless guys. Tinawag kong Toothless to kasi binase ko siya dun sa How to Train Your Dragon. Ganun yung gusto kong team, black, red, and medyo may gold content. May blocks. No.
yan. Meron ko na siya. Yan, hindi ka ko nakalimutan, guys. Meron pa siya, meron pala siyang ano, tawag mo dito, battery tender, kaya hindi siya namatay. Buti na lang hindi na bolt check ko, kasi kundi paano ko patay tayo diyan. Yan, nakakabit pa yung battery tender niya, yung nasa red cap. And yun. Hindi ka na natin tinuloy-tuloy. Buti na lang naalala kong naka-battery tender tayo. So tanggalin ko lang yan and then balik tayo. So ito yung tinatawag na ano guys, na battery tender. Kapag nag-storage kayo, very ano to, very helpful kasi hindi madi-discharge yung battery nyo kapag matagal nyo siyang in-stock, na parang yung ginagawa ko. Guys, i-prep lang natin yung mga kailangan natin para magpalit ng gulong. Andito yung jack natin. And kunin ko lang yung mga torque wrench. Yan mga idol, ito lang yung kailangan nyo. Tatlong tools lang. Breaker bar, tsaka yung torque wrench, and then yung socket. So, madali lang siya. Pag sa labas, ano, gagastos kayo mga $60 or $70 siguro. Kaya kapag may tools kayo, gawin nyo na lang sa bahay nyo. So yan guys, yung test fit niya, kung ano yung kakalabasan niya. Kinuha ko yung theme niya sa ano, sa ang tawag mo dito, sa How to Train Your Dragon kay Toothless, kaya Toothless din yung pangalan niya. Si Toothless kasi doon is may black na dragon, and then may red siya, I think, sa may tail na area, and then may pagka-bronze gold na ano din na ano, sa may neck area niya ata. I think yun yung tali niya. Pero yeah, dun ko kinuha yung theme ko. So yeah, palitan ko lang yan. And then tignan natin yung outcome niya. Make sure guys, kapag nagra-run kayo ng aftermarket wheels, is meron kayong hub centrics para hindi maluwang yung ano, hindi maluwang yung basta yun. Yung pinagkabitan ng wheels niya, yung butas ng wheels niya, yung bore niya, I think. And para ano siya, super fit. Siyempre, safety first din, wheel chucks. Siyempre, pag nagpapalit din kayo, ano nyo, hindi naman sanayin yung laging criss-cross yung pagtanggal nyo ng lug nuts nyo para ano, para hindi ko alam, sabi yun daw yung proper way, pero to each to their own, diba? So yun lang yung nakikita ko. So gagamitin ko sana yung likod na jack points nya, pero yung clearance nya sa jack points at sa exhaust ko parang ang konti lang. So ayaw kong i-take yung race na yun, baka bigla-bigla na lang malaglag yung ano natin guys, baka bigla na lang malaglag yung exhaust natin, patay tayo dyan. Eto dun yung hirap kapag ano, kapag mababa yung kotse mo, kailangan mo bumili ng low profile na jack, kasi kung hindi, hindi siya magkakasya dito sa may side skirt niya. Tingnan niyo yung clearance niya. Like, siguro dalawa tatlong daliri lang. Oh, nahihingal na ako. Hindi pa ako nag-umpisa guys, pero nanghihingal na ako. Awan ko kung nakikita niyo, pero
pag nilapit natin, try natin ilapit. Tingnan yung clearance niya. Parang halos wala na. Yan guys, yung sinasabi ko, kung titignan nyo, yan yung clearance niya. Isang daliri lang. Isang daliri, pag dalawa masikip pa. Kaya kailangan nyo ng low profile na jack. Kasi mababa nga yung sasakyan natin. And ipapababa pa natin ng konti para mas suwabe tignan. Pag nagpapalit kayo ng ano ng mga tires nyo, mga idol, no, take time nyo rin to para maglinis ng mga loob-looban yan. Like, kuha lang kayo ng brush, tapos i-brush nyo lang. Unfortunately guys, hindi dumating lug nuts natin. So ang gagamitin natin lug nuts is yung pang ano natin, is yung pang winter wheels natin na ginamit natin last year. So yan, medyo beaded na siya, pero hinihintay pa natin dumating yung ano natin, yung lug nuts natin. But for now, ito muna. So yun guys, tandaan nyo kapag nagpapahigpit kayo ng harap is kailangan nyo munang ibaba yung ano, yung jack nyo, kasi pag hindi, iikot lang nang iikot yun. So yun. So yan guys, tapos na yung ano, yung driver side natin. Gawin naman natin yung kabila. Naikabit na natin yung apat nating wheels. Eh, tsura nya. And so yan yung fitment natin sa likod guys. Ano siya? 18 by 9.5, tapos yung offset nya is 38, I believe. Yeah, 38. So yan, naikabit na natin lahat. Happy sa poke niya. May small poke lang siya, pero yan talaga yung gusto kong ano, poke. Kasi ilo-lower pa natin siya ng mga 1 inch siguro, para mas mababa pa ng konti, para siguro yan, dalawang finger, pero siguro ano na lang. Ay.
isa na lang. Para gusto ko isang finger cup lang siya para mas mas maayos tignan. So yan guys, tapos na natin install yung wheels natin. And next weekend siguro naman i-install natin yung next na part natin. So abangan nyo yan. Mag-subscribe kayo para ano, always updated kayo sa kotse natin. So dito na natin tatapusin yung video. Peace and keep moving forward. Thank you.